Umano'y Swiss accounts ng pamilya Marcos hindi magiging issue sa Switzerland. Kampante ang Department of Foreign Affairs, DFA, na hindi mabubuhay ang isyo ng umano'y Swiss accounts ng pamilya Marcos kaugnay sa nakatakdang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Switzerland para dumalo sa World Economic Forum sa Davos. Sa pre-departure meeting sa Malacanang, sinabi ni DFA Undersecretary Carlos Sorrete na mayroong malinaw na framework ang gobyerno sa legal cooperation sa Switzerland at mayroong ginagawang hakbang ang gobyerno hinggil sa nabanggit na isyu. Hindi naman po siguro, dahil mayroon po tayong malinaw na framework for legal cooperation in Switzerland, nag-negotiate po tayo ng mga agreements for cooperation on legal matters including even yung mga matters that may relate to this issue that you are referring to, ani Sorrete matapos matanong sa isyu ng Swiss account. Sinabi ng opisyal na sa pananaw nito ay hindi isyu sa pagdalo ng Pangulo sa WEF ang umano'y Swiss account ng kanyang pamilya dahil wala namang dahilan para matrigger ang isyu. And none of those mechanisms have been triggered, whether the Swiss government or anything SP we don't expect anything. I don't think it's an issue, dagdag ni Sorrete. Tumanggi namang magkomento si Sorrete sa chismis na magwi-withdraw umano ang Pangulo mula sa kanyang account sa Switzerland. It's hard to comment on that, wika ni Sorrete. Binigyang diin ng DFA official na maganda ang relasyong bilateral ng Pilipinas at Switzerland at malalaman aniya ng DFA kung may ganito naman ang sarit-saring komento sa social media. Ayon kay Bob Dylan, ang babait naman ng mga cabinet members ng dating Pangulong Marcos, Secretary of DBM, maglabas ka ng pera at ilagay ibigay mo sa akin. Secretary of Audit, ayusin mo ang mga papeles ha, kailangan wala anomalya na lalabas sa papeles. O Secretary of DPWH, kukunin ko ang malaking pondo, wag na kayo hamati sa akin lang ang lahat ng pondo ng gobyerno. Ganun kaya ang nangyari noon? Kung yumaman si Ferdinand E. Marcos dahil sa kaba ng bayan, malamang dapat din nila habulin ang mga alipors niya nung kanyang panahon kasi malamang may kap-arte sila doon. Tingin nyo, dagdag pa ni Gerald Stewart, World Economic Forum is the evil organization, even Ron DeSantis, the governor of Florida, is criticized that forum kasi daw hindi naman nakakatulong sa mga mahihirap na bansa yan. Bagkus nagtulak pa daw sa kahirapan na lalo pang maghihirap at yung mga mayayaman ay lalo pang yumaman. Kung ayaw niyong maniwala, tingnan niyo sa post ng Fox News. Dagdag din ni Virgilio de Lara, mukhang balak na NMN mag-saving sa World Bank si Junior, uubusin ita talaga ang pinaghirapan ng taong bayan. Ito din si Maricel de Vela Pedimonte Discartena. Of course, using of power. Ayan na, pagkakataon na para HNDI mahalata, paikutin na mga puyo ng mga nilalang JN, na para di halata ang intensyon. Good luck! Pangalan ng mga opisyal na mapag-aalamang sangkot sa ilegal na droga, hindi isa sa publiko. Binigyang diin ng Department of the Interior and Local Government na hindi isa sa publiko ang mga pangalan ng matataas na opisyal ng Philippine National Police, PNP, na masasangkot sa ilegal na droga. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na paghahain ng courtesy resignation ng mga general at full-fledged colonel ng pambansang pulisya bilang bahagi ng mas maigting na internal cleansing sa buong hanay nito. Ayon kay Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., wala nang dahilan pa para malaman ng publiko ang pagkakakilanla ng mga police official na mapapatunayang dawit sa ilegal na droga dahil sasailalim naman daw ito sa Mason Sinang pagsasala ng binuong Committee of 5 Nanograms Pamahalaan. Taliwas sa una ng ipinahayag ni PNP Chief Pageant Rodolfo Azarin Jr., na isa sa publiko nila ang mga pangalan ng pulis na mapapatunayang sangkot sa mga ipinagbabawal na gamot. Kaugnay nito ay sinabi naman ni PNP spokesperson Picol Jean Fajardo na mas mabuting hintayin na lamang ang magiging resulta ng isinasagawang imbestigasyon ng mga kinauukulan ukol dito. Aniya, iginagalang ng pulisya ang naging pahayag ni Abalos dahil nag-iingat lamang daw ito sa mga impormasyong kanyang inilalabas lalo na't hindi pa lumalabas sa ngayon ang findings sa nagpapatuloy na proseso ng internal cleansing sa buong hanay ng kapulisan. Inulan naman ang sarit-saring komento sa social media. Kennedy Ramos, karamihan na sakot sa droga, pulis mga galing NARCOM, Intel Operative at PDEA. Dagdag din ni Betnard Felipe Lampas si Presidente Marcos pagdating sa war on drugs at krimen. Mga magsasaka at agriculture, hindi man lang maitupad na pangako. Tagal na naupo bilang Pangulo ng Pilipinas, walang nagawang pagbabago sa lipunan. Si Pangulong Duterte, isang buwan pa lang noon sa pagkapangulo, dami nang nagawa sa bansa, Duterte Perin is the best. Ito din si Steve S. Wakdegan, bakit linisin lang ang pangalan, eh kung involved sila at may ebondensiya di kasuhan, bihira lang ang may law violation na umamin sa kasalanan niya. Dagdag din ni Strike Jaguar Patawan ng mabigat na parusa ang mga pulis patola na sangkot sa droga para maalis na sila dyan sa hanay ng PNP, nakakasira sila sa mga mabubuting pulis na tapat sa trabaho.
Harap sa Panibago na naman na criminal at administrative charges, itong si suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Yan ay sa pagkakataong ito naman, yung may kinalaman sa pag-torture umano sa ilang inmate ng New Bilibid Prison. Ngayong araw, naghain ang Bureau of Corrections sa pamamagitan ho ng kasalukuyang Bureau of Corrections Officer in Charge, General Gregorio Katapang Jr. At ito ay criminal at administrative complaints laban kay Bantag at sa sinasabing kanyang kanang kamay na si Superintendent Ricardo Zulueta. Ito'y dahil sa paglabag umano nitong si Bantag sa Section 5 ng Republic Act 9745 o ang Anti-Torture Act of 2019 at Article 263 ng Revised Penal Code. Ito yung serious physical injuries. Habang si Zulueta naman ay inakusahan ng paglabag sa Presidential Decree 1829 o ang Obstruction of Justice. Naghain din ang Bureau of Corrections ng administrative complaint laban kay Bantag at kay Zulueta dahil sa grave misconduct. Nagugat itong mga kabombo sa kaso na inihain ng magkahiwalay na reklamo ho ito, dalawang persons deprived of liberty o dalawang bilanggo na sina Ronald Usman at Jonathan Escopete. At yan ay kapwa isinilbi ang sentensya ho sa kanila sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. At una nga rito, nangyari ang insidente sa pag-torture sa dalawa sa nasabing inmate noong Pebrero 1 ng nakalipas na taon. Nang ipatawag sila, itong si Usman at si Escopete nitong si Bantag at noon ay nasa impluwensya daw ng alak saka tinorture at nagtamu pa ng serious injuries ang dalawang bilanggo. Habang si Zulueta naman ay inakusahan na walang ginawa para pigilan itong si Bantag sa ginawang pananakit sa dalawang inmate. Una nga rito ay naharap na sina Bantag at Zulueta sa kasong pagpatay dito sa mamamahayag na si Percy Lapid at sa inmate ng New Bilibid Prison na si June Villamor na umunay naging middleman ukol naman sa paghahanap ng kung sinong papatay dito kay Lapid. Man ni Secretary Avalos na bukod sa binubuong Committee of Five ng pamahalaan ay sasalain din ng National Police Commission ang mass courtesy resignation ng mga high-ranking police officials ng Philippine National Police. Paliwanag ni Avalos, ang binuo nilang komite ang unang magsagawa ng screening sa mga ito, ngunit ang National Police Commission pa rin aniya ang magbibigay ng pinal na dokumentasyon ukol dito. Narito pa ang bahagi ng pahayag ng Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Avalos Jr. At kakalaruhin ko lang, ano? Anyway, andyan na yan. Baka kasi iniisip ng ating mga kaibigang police ay they gave their faith to this commission. Is it? Ang gagawin natin, aside from that committee, kung may nakuha, let's say, na names na tatanggapin ng resignation, ito ngayon ay dadaan pa sa NAPOLCOM. Only those names. At pwede pang bawasan ng NAPOLCOM. Kasi ako, I'd rather have one man who's guilty get off the hook than one innocent person be dismissed. Importante sa akin yun. Importante talaga, salang. So, we've added one more, NAPOLCOM. So, mangyayari, from this five-man committee, inuulit ko po, from this five-man committee, hanapin itong, let's say, may matatanggap na 10, kunyari lang. Yun lamang 10 yun, ang will undergo another process of review dito sa NAPOLCOM. Ganun po. Maalala, una na rito ay hinayag na ng Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azarin Jr. na dadaan sa lifestyle check ang lahat ng mga police officials na naghaing na kanilang courtesy resignation na isasagawa naman ng five-man committee na masinsinang susuri sa mga ito.